So, ayun, what's up sa inyo mga master? Bali, continuation to ng content natin regarding dito sa gamit-gamit natin na Sniper 155R. Bali, sa video na to, tuturo ko sa inyo or i-explain ko sa inyo kung ano nga ba ang purpose at function ng sleeper clutch na meron dito sa Sniper. Ang assist and sleeper clutch ay isang feature sa bawat motorsiklo. Kadalasan makikita mo ito sa mga big bikes. Pero sa panahon ngayon, tulad nito, meron na tayong assist and sleeper clutch sa mga lower displacement tulad itong Sniper 155R. Ang purpose ng assist and sleeper clutch ay unang-una sa lahat, nagiging malambot yung ating mga clutch. At syempre kapag malambot yung clutch natin, mas magiging smooth at hindi hassle pag nag-change tayo ng gear or nag-shifting. So kung ikukumpara natin yung clutch nitong Sniper 155 na gamit-gamit natin dun sa Raider Carb natin, eh higit na mas madaling mag-shifting at gumamit ng clutch dito sa Sniper. Kasi dun sa gamit-gamit natin na Raider 150 Carb, siya ay naka-standard clutch. Kaya may mga times talaga na hassle at mahirap mag-shift dun sa motorsiklo na yon, unlike dito sa mayroong assist and sleeper clutch. At bukod pa doon, pagdating naman sa pagda-downshift, mas may control ka sa iyong motorsiklo. Kumbaga hindi ganun kalakas yung pag-engine brake niya or back torque na tinatawag, unlike sa standard clutch. So sample na lang natin, halimbawa nasa 6 gear ka tapos magda-downshift ka, pero nagkamali ka ng downshift, napasobra ka ng downshift, umabot ka ng second gear, expect mo na malakas yung back torque nun or aalingaw-ngaw talaga yung engine mo. So kapag ka may assist and sleeper clutch ka, although aalingaw-ngaw pa rin naman yung engine mo, pero hindi siya ganun ka-wild. Kumbaga hindi ganun ka-puwersado yung pag-engine brake or yung back torque na tinatawag. Bagay na bagay itong assist and sleeper clutch sa mga truck, lalong-lalo na sa Marilaki. Medyo lang, di naman racetrack yun. Ginagawa lang racetrack ng ibang mga kamots. By the way, yun nga, bagay na bagay siya dahil syempre kapag ka nagbabanking tayo sa mga corner, kailangan nating mag-downshift ng katakot-takot. Syempre kapag naka-assist and sleeper clutch ka, mas smooth kang makakapag-downshift at makakalusot sa pinaka-corner. Kaya para sa akin, napaka-useful at napakahalaga nitong assist and sleeper clutch sa mga motorsiklo. At bukod pa dun sa assist and sleeper clutch, meron pa tayong tinatawag na standard clutch tulad dito sa ating Suzuki Raider Carb, at yung tinatawag na hyper clutch. Kadalasan nyo makikita sa mga motorsiklo na ginagamit na pang drag race. At ayun, sana kahit papano na ipaliwanag ko sa inyo sa pinakasimpleng paraan kung ano nga ba yung purpose at ano nga ba yung assist and sleeper clutch na tinatawag. Hindi naman din kasi tayo professional mechanic para maipaliwanag natin ng buong detalyado at technical kung ano nga ba yung pinaka-purpose ng mismong feature na yon. So, yun lang. Maraming salamat sa panonood. Maraming salamat sa pagsuporta. Ingat sa lahat. Enjoy the ride. Ride safe. Peace, yo. Alright.